Tumakbo at nanalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunahing pangakong tatapusin ang problema ng droga at krimen. Matapos ang 2 taon sa pwesto, nananalo nga ba tayo sa giyerang ito? Kung bilang ng naitalang krimen ang pagbabasehan, makikitang halos nangalahati ito sa panahon ni Duterte kumpara sa huling 2 taon ng nakarang administrasyon. Ito ang mga indikasyon na nakikita natin na patuloy ang pagganda ng ating peace and order situation dito sa ating bansa. It's because of this campaign against illegal drugs. Mas marami siguro yung mga nakakausap natin na mga kababayan natin na ang sinasabi nila, they feel safer now than before. Pero kung titignan ang murder na isa sa mga uri ng index crimes, tumaas ito ng 2%. Kagaya na lang ng mga pagpatay sa ilang pari, mga pulis, mga lokal na opisyal at iba pa. Base rin sa sariling datos ng PNP, simula nang umaupo si Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 4,000 na ang napapatay ng mga drug personality at patuloy pa rin dumarami. Ang daming namamatay. Mapapari, mapapinuno, mapamamamayan, mapamahirap ay namamatay. Tanong ng Dean ng Ateneo School of Government, tama pa rin bang direksyon ng giyera kontra droga, lalo pat karamihan ng mga napapatay at nahuhuli, mga maliliit na user at pusher lang? Kailangan mag-move upstream tayo at hulihin yung malalaking nag-iimporta, yung pinanggagalingan nito mga drugs na to. Sa usapin ng ekonomiya naman, lumago ng 6.8% ngayong first quarter ng 2018 ang gross domestic product o GDP, ang kabuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa. Batayan sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority. Bagamat mas mataas kumpara sa ilan sa mga kapitbahay natin sa Asia, kapos ito sa 7-8% na target ng administrasyon ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod. We have to measure yung growth natin according to what he said he was going to do. And he said he was going to do 7%. 7-8%. Hindi tayo nakakamit nun. The target is for the year, so actually it's too early to tell. 6.8% is excellent, especially given that among the major economies in the region, we are among the top. Ang inflation rate o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nasa 4.3% ito sa unang 6 na buwan ng taon. Gayo ang target ay 2-4%. Nitong Hunyo, naitala ang pinakamataas mula noong 2013, nasa 5.2%. Paliwanag naman ng DOF, hindi talaga nila na-project ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at paghina ng piso na naging malaking dahilan ng pagsipa ng inflation rate. Base rin sa datos ng Philippine Statistics Authority, hindi rin nakuha ng administrasyon ang unemployment projections. Nasa 5.5% dito nitong Abril, habang ang target 4.7-5.3%. Pero ayon sa DOF, bumaba pa rin ito kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon na nasa 5.7%. Ibig sabihin, nakalikha pa rin ang administrasyon na mahigit 200,000 bagong trabaho. Umaasa ang administrasyon na lilikha ng mga trabaho at kalaunan ay magpapasigla sa ekonomiya ang Build, Build, Build project sa administrasyon. Ito ang serya ng mga malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ngayon nga daw, may 400,000 trabaho na raw ang nalilikha at paparami pa. Makikita po natin ngayon na lumalakas ng demand for construction workers. So marami na bibigyan ng trabaho. At the same time, itong mga proyekto ay nagbibigay din ng economic benefits sa ating mga kababayan. Huwag lang daw mainip dahil marami sa mga proyektong ito hindi naman matatapos sa loob lang ng 1 o 2 taon. Ayon naman sa ekonomistang si Professor Winnie Monsod, sinusukot ang kasalukuyang administrasyon sa mga target na sila rin ang nagbigay. They have not met their targets. So it's not me who's judging. They judge themselves according to the targets they set.